please subscribe Bibi Girl Madam Labi. Isa rin po siyang charity vlogger ng Bataan. Ayan. Hello po, Bibi Girl Madam Labi po. Passport naman po kagaya ng pag-support niyo po kay pobreng tatay at kay pobreng nanay. Hello po. Hello mga kalabi, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo. Mga kalabi, nandito po tayo ngayon sa tahanan ni Ate Ninita. Ayan. At meron po uling nagpaabot sa kanya ng pagmamahal. Ang ate pong sponsor ngayon ay ayaw niya pong magpakilala. Kaya tatawagin na lang po natin siyang isang silent sponsor. Ayan, sa aming silent sponsor, maraming maraming salamat sa iyo. Sa kabutihan mo para kay Ate Ninita. Tara mga kalabi, huwag na natin patagalin. Ihatid na po natin ang pagmamahal ng silent sponsor kay Ate Ninita. Let's go mga kalabi! Tao po! Hello po, Ate Ninita. Nandito na naman po si Madam Labi. Mga kalabi, nandito na po tayo ngayon sa tahanan ni Ate Ninita. Hello, Ate Ninita. Ay, so, sinalubong na tayo ni Bibi. Hello! Ayan. Ate Ninita, tuloy na po ako. Bakit rin pumapasok ako dito? Nagugurro. Ay! Aray! Naantab ako! Si Ate Ninita! Ang bobo! Ang bobo! Para po talaga sa akin. Ay, yung bali, Ate Ninita, para sa kanya lang daw. Ang tunog na lang. Okay, may, wala naman nakakita, di ba, baby? Tayo-tayo lang. Ayan. Ay, gra. At salamat sa bahay mo. Nauntog. Ito pa, Ate Ninita. Pinaabot po ito ng ating silent sponsor. Para, wow, Nathan! Merong angga. Ay, ano yung mukha ni baby? Ah. Ayan, ah, merong angga. Yeah. Oh, ayan, meron tayong ano dito. Ayan, meron kami yung mga tinapay. Diba? Ayan, o. Oh. Oh, oh, oh. Bangkot, bagay agad kay mama niya, oh. O, oh, ayan, o. Oh. Ayan. At meron ka din pong Milo. Siyempre, ah, meron din tayong Sesto. Oh, ayan. Tanok, oh, tanok. May Sesto ka, oh. May Sesto, oh. Oh, Junior Sesto, oh. Oh, ayan. Maraming maraming salamat po sa iyo, silent sponsor, sa inabot mong pagmamahal para po kay Ate Ninita. Ayan po, Ate Ninita, ang masasabi mo sa silent sponsor po natin na nag-abot po sa inyo nito. Maraming maraming salamat po sa nag-abot sa akin nito. Ay, Dara, binubuha talaga. Malaking tulong na po ito sa amin. Na ano si Ate Ninita. Bigla siyang kabigla yata si Ate Ninita sa pagdating namin. Naubusan yung sasabihin. Pero ang tanging nasambit niya lang po ay pasasalamat po. Yeah, maraming maraming salamat sa iyo, silent sponsor. Kahit hindi po kayo nagpapakilala, maraming maraming salamat po sa mga binibigay niyo po sa amin. Lalo na po dito sa gatas. Oo, yan. Ang pinaka-importante po sa lahat. Kaya napakalaking tulong po nito. Hala, Ate Ninita, lalo na po sa baby na makulit na po. Dahil, di ba, no? Alam nyo, silent sponsor, yan. Nakaranas si baby nito na hindi uminom ng, ano, hindi siya makadedy ng apat na araw, no? Yan, matagal-tagal. Mga ilang ano pa ni baby nito po. 1.2 kilogram. Ay, kilogram. 1.2 ano ba yan? Oo, dalawang linggo, oh, di ba? Matagal-tagal na rin, no? Opo. Kumain na po ba kayo, ate? Ayan, mabuti naman po kung gano'n. Marami pa tayong bigas dyan. Ayun, hindi pa naubos yung ano, galing sa ano natin. Yung isang sakong bigas. Ayan po si Ate Ninita. Ate Ninita! Mainit pala dito sa inyo kapag ano po, no? Opo. Bali, nabanggit mo sa amin nung nakaraan na itong bahay na to sa at kuya mo.
Nakikitira lang po kayo. Kaso po, babagbagi na po to eh. Ano ay babagbagi na po to? Bakit kasi po? Kasi kailangan ko nila yung yero. Kasi po magtatayo po sila doon ng palibago. Ah, ibig sabihin po, gagamitin na kong yero nyo, na, yung yero nila. Opo. O, dahil magtatayo na sila ng bahay. O, di mo wala tong bubong pa. Ano bubong mo? Wala na po kaming bahay. Ay, kawawa naman. Wala nang bahay si Ate Ninita. May matitirang kalahati. Lahat ba yan? Tatanggalin po? Kukunin po nila yung mga kawayan. Dito po kami lahat. Dito po kami na lahat. Ano naman? Ano? Sana kayo titira nung di ang wala kayong bubong. Doon naman po kaila mama. Kaila mama niyo po masikip din doon. Ano na yun? Anong naiisip mo yan? Wala po. Wala kayong bok. Binibiro ko nga po yung anak ko sa ilog na lang kayo pamira. Sa ilog na lang kayo titira. Doon na lang po kami gagawa ng bahay kasi po libre naman po doon kaysa po dito may may-ari po ng ng lupa. Sino po may-ari? Si kuya niyo po? O may ibang may-ari ng lupa? Ganun po ba yun? Iba po yung may-ari ng lupa, yung kalatan po dito. Ah, ibig sabihin, hindi rin po pala ito kala kuya mo? May-ari po nito, bali? Binili po nila ito. Ah. Yung lupa kong pinagtirikan po nila dito. Eh, mababakod po kasi kaya pinatayuan sila ng bahay doon. Ah, magbabakod pa yung tinamaan to? O, tapos binigyan sila ng pwesto? Oo, ay! Oo, naiintindihan ko na. Kaya siyempre, mawawalan ka talaga ng tirahan, Ate Ninita. Oo, yung pala yung nangyari, babakuran to, tapos tatama ng bakod, gano'n. Kaya binigyan sila ng ano. Opo. Ito po kasi bayad na. Bayad na, oo. Hindi po sila nagpatayo doon, nagpabayad na lang po sila. Pero binigyan po sila doon ng pwesto. Ng pwesto. Ang problema, ikaw. Sa kanyang titira niyan, Ate. Sabi ko nga po, yan na lang po matitira sa amin kasi hindi naman po yun sa kanya. Yung ano sana yung matitira, doon ka na lang sana. Ang problema, hindi rin po kay kuya mo, no? Ano yung kailan yun mangyayari? Ate Ninita, kailan po? May balang po. Ay, sandali lang. Meron na po siya doon, ano, bubunga na lang. Hindi, ibig sabihin ikaw po, kayong mag-ina. Pag sakaling binakura na to, kukunin na nang may-ari yung lupa. Bahala na po, saan po siya. Nakakalungkot naman ang balita mo pala, ay Ate Ninita. Ano ba yan? Nathan, tulong! Nathan! Tulong! Ang hirap pa naman Ate Ninita nung walang bahay. Kung uupa naman po kayo ng bahay, mas mahirap po. Wala naman pa ang trabaho. Walang trabaho. Yun nga lang gatas ni Bebe, hindi nahihirapan mo nang bilhin pagkain niyo pang araw-araw. Pero yun, nahihirapan ako sa kalagayan ni Ate Ninita. May mas mabigat pa palang suliranin ngayon po si Ate Ninita, mga kalabi. Mawawala na pala ng tirahan si Ate Ninita. Anong plano mo niya, Ate Ninita? Hirap naman isipin yung anong gagawin. Itong buwan na po to o matagal-tagal pa naman po? Hindi ko po alam. Kasi sabi nila pupunta sila kayo hindi dito kasi kung may trabaho yung kapatid ko. Wala naman po pupunta rito. Eh kung doon naman po kami sila mama, damit pa lang po namin. So, yun ang kasya doon sa sinasabi po nila yung papasok po doon sa kanila. Eh paano naman po yung tulugan namin? Hirap na. Ano po mga kalabi? Ano kaya ang mangyayari kay Ate Ninita? Pagkayari ng pagkinuha na kung kinatitirika ng bahay nila at meron daw po palang may-ari. Ngayon po medyo nagugulo ang isip ni Ate Ninita dahil po sa mawawala na sila ng tirahan. Kung malaki lang sana yung bahay namin, Ate Ninita, doon na lang kayo mag-ina. Kasama mo sila, Nanay Birang doon. Ang problema po, nagigitira lang din po kami eh. Opo, bali-bahay po yun ang mama namin. Wala pa rin po kami sariling tirahan. May nagpapatira po sa akin dun sa baba. Kaso po natatakot po ako sa ilog. Ba't po kayo natatakot sa ilog? Inaabot po yun. Ah, yung apa, yung nilubog doon. Ginita!
Kung nandun po kami, tutuwaya po ako, nandun ako tumira. Hindi nakasama din po kung nang lumubog doon. Opo. Lumubog? Kung ano, paano yun? Hirap naman nun. O ayan mga kalabi, magpakaalam na muna tayo kay Ate Ninita. Maraming salamat. Opo, tingnan lang natin. Makibalita na lang tayo sa ano ni Ate Ninita kung ano magiging sitwasyon niya. Ayan, mga silent sponsor, maraming salamat po. Salamat po ulit. Sa gatas na pinabot nyo at sa Milo, at saka sa mga, ano, inipit sa cupcake nito ni Bibi Naitan. Ayun na, naglalaro na po siya doon. Ayan, thank you. Ate Ninita, paalam ka na sa ating silent sponsor. Ayan, paalam po, Ate Ninita. Salamat po ulit. Bye-bye. Paalam, silent sponsor, thank you po. At saka sa, ay, babanggitin ko sana yung pangalan ng pananaman. Okay na po, sige po.